today's video, gagawa tayo ng video kung saan tatalakayin naman natin yung mga requirements. Kapunta dito sa Japan. Yes, samahan niyo ako mga kadutsan. Let's go! Hi mga kadutsan! For today's video, tayo po ay gagawa ng video kung saan tatalakayin natin yung iba't ibang klase ng requirements dito papunta sa Japan na hinihingi ng agency natin. Nung nakaraan po kasi mga kaduds, sinagot natin yung tanong kung ano yung agency ko at kung saan po ako nag-apply papunta dito sa Japan. Ngayon naman po mga kaduds, ang tatalakayin naman natin ay kung ano yung mga requirements or ano yung mga kailangan nating dalhin papunta dun sa agency. Kaya samahan nyo ako mga kaduds ha. Let's go! At bago ang lahat mga kadudes, napansin nyo ba na iba naman yung place natin? Kasi para maiba naman tayo mga kadudes, andito tayo sa may labas ng balcony namin kung saan makikita natin yung mga kapitbahay natin. Pero syempre tayo pwede masyadong maingay mga kadudes, kaya kalmahan lang natin yung ating boses. O magsimula na tayo mga kadudes ha. Oo nga po pala, ako nga po pala si Grace at isa po akong editong housekeeper sa Japan. Kaya talakayin natin kung ano po yung mga kauna-unahang nasa list of requirements natin. Kaya tara mga kadudes! At ayan na mga kadudes, simulan na po natin. At ang una po sa listahan natin ay napaka-importante nito. Kung saan mga kadudes, ito po ay ang pre-med. Kung saan ito po yung bibigyan tayo ng agency ng rekomendado nilang clinic kung saan dun tayo magpapacheck up at magkakaroon din po dun ng mga laboratories, examination, lahat po yan mga kadudes para malaman po natin kung physical and mental health natin ay talagang fit papunta dito sa Japan. Kasi yun naman po talaga yung kauna-unahan dun sa requirements na dapat po tayo po ay healthy. Pangalawa naman sa ating requirements ay ang 6 pieces visa picture. Ito yung tinatawag na Japan visa picture mga kadudes. Pwede nyo rin po yung sabihin doon sa kung saan man kayo magpapapicture, katulad po sa mga tronics or kaya saan kahit na mga com shop na pwede kayo magpapicture, yun lang po yung sasabihin ninyo. 6 pieces po yung kailangan nun kasi kailangan din po kasi sa visa ng picture na yon. At ang pangatlo mga kadudes ay ang PSA birth certificate. Kung saan kailangan natin ng birth certificate mga kadudes. At kung kasal naman tayo, kailangan naman natin ng marriage contract. Ito naman ay PSA din mga kadudes ha. At kung tayo naman po dati ay mayroon tayo naging problema sa ating pangalan at nagkaroon po tayo ng late registry, kasi po alam naman natin na marami din po sa Pilipinas ang nagkakaroon ng late registry na birth certificate, kailangan po natin ng local birth certificate. Kumbaga mga kadudes, importante po talaga na meron tayong dala-dala lagi na local birth certificate kasi ito po ay meron pong authentication na kung saan makikita natin doon kung may nabago po ba or meron pong napalitan doon sa ating parang data. Kasi mga kadudes, katulad ko before, nagkaroon po ng problema yung aking nationality or nagkaroon po ng problema yung birth certificate ko, kaya nilakad ko po yun sa Quezon City at after nun mga kadudes ay kumuha po ako ng mga certification or authentication na pinabago ko po yung birth certificate ko. Kaya po pag ako po ay nag-a-apply, lagi ko pong dala-dala yung PSA birth certificate ko at yung local birth certificate ko po mga kadudes. At ang sumunod mga kadudes ay ang passport. Original passport po ang kailangan natin. At mga kadudes, kung tayo po ay ex-Japan before or tayo po ay nakapag-travel na sa Japan noon pa at may old passport po tayo, kailangan po natin ng old passport tsaka yung new passport. Pero kung kayo po ay new holder pa lang, ang kailangan lang po natin ay yung bago nyong passport. Yun lang po mga kadudes about sa passport. At ang sumunod naman mga kadudes ay ang COE. Ito po ay nakukuha sa Philippines ha. Ito po yung COE as a housemaid or household. Kailangan din po natin yan. At at least mga 6 months or 1 year po yung kailangan.
At ang sumunod naman sa ating list of requirements ay ang NC2 apostille. Mga ka-dudes, dati po kasi ang tawag nila ay red ribbon na NC2. Ngayon po kasi is apostille na. Ang gagawin nyo po ay paghawak nyo na po yung inyong NC2 certificate ay pumunta po kayo sa may TESDA kung saan malapit po yung pa-certified true copy nyo po yun. At after nun, mga ka-dudes, ay ipakav nyo po, ito po yung certification, authentication of verification. Kung saan po, mga ka-dudes, pagkatapos nyo po yun mafakav, dadalhin nyo po yun sa may DFA para po ipa-apostil yun. Para po, ito po ay katunayan na silyado at dumaan sa proseso ng DFA. At ang susunod naman, mga ka-dudes, ay ang COE, TOR, or yung mga SO. Sayang, NC2, Original Certification of Completion. Kasama din po yan, mga ka-dudes. Lahat po ng mga papel na yan ay manggagaling po doon sa pinag-aralan natin na TESDA. Kaya kailangan po talaga, mga ka-dudes, ay magti-TESDA tayo para makakuha tayo ng NC2. Huwag po natin kalimutan, mga ka-dudes, ha. Once po na nag-apply kayo papunta dito sa Japan, ang kailangan po nating NC2 ay ang domestic na housekeeper. Hindi po natin kailangan yung meron po kasi may mga iba't klase po din kasi ng NC2 housekeeping lang po. Pero po ang kailangan natin is domestic. At ang susunod naman, mga ka-dudes, ay ang updated po na resume. Kung saan, mga ka-dudes, ito po ay dapat presentable. May maayos na picture at maayos din po yung ating mga nakalagay doon na dati natin mga naging trabaho. Para po, presentable po yung resume natin. Presentable po natin siya maipapasa. Yun po, mga ka-dudes, sa updated na resume. At ang sumunod, mga ka-dudes, ay ang... Ay, ito po, mga ka-dudes, ay para sa mga ex-Japan. Ito po yon. Kailangan po nila ng original at old biodata. Kailangan din po nila ng old contract or yung COE nila na galing po dati dun sa agency na pinanggalingan nila before. Kailangan po yon, mga ka-dudes. At kailangan din po ng mga ex naman po sa mga abroad, katulad po ng another countries, ay mas okay po yung OFW information sheet from POEA. Kailangan po natin yan, mga ka-dudes, para po malaman nila kung saan pong bansa kayo dati pumunta or ano po yung naging trabaho ninyo doon. At sumunod, mga ka-dudes, naman ay ang kung kayo po ay graduate ng high school, ang kailangan nyo lang po ay diploma. Pero kung kayo naman, mga ka-dudes, ay nakapag-college, kailangan po ng TOR or yung 4137 din po. Kailangan po ng mga yan para po kasama po siya dun sa pinaka-requirements natin. Yung TOR. Yan. At ang sumunod naman, mga ka-dudes, ay ang NBI clearance or yung clearance natin, kasi alam naman natin pag NBI clearance, malalaman natin kung meron tayong nagawang krimen or whatever, di ba? Kaya mahalaga din po ang NBI, barangay clearance, at pagka nakompleto nyo na po yan, yan na po yun lahat, mga ka-dudes, ang ating buong requirements. Una, magsasummarize lang po ako, mga ka-dudes, ang ating requirements. Una po, ang requirements natin ay pre-med. Sumunod po yung 6 pieces na picture. Ito po yung Japan picture dapat para sa visa natin. Original po na PSA, marriage contract kung kasal na. Original po na passport. COE po para po sa housemaid or household. Dito po yung, dyan po yung sa Pilipinas, ha. At NC2 po yung apostille. At sumunod po yung mga COE, TOR, yung training certification po na nakukuha sa TESDA. At ang sumunod naman po nun, mga ka-dudes, ay yung old employment po pag kayo po ay galing na dito sa Japan, mga ex-Japan po yun, or yung mga nagtrabaho na po sa ibang countries. Kailangan po nung sa may POEA na record. At resume, kailangan din po natin yan, mga ka-dudes. At yung ating diploma, transcript of record kung tayo po ay nakagraduate ng college.
At pagtapos nun ay NBI, barangay clearance at brown long envelope. Tsaka nyo yung ipapasa mga kadun sa ating agency para po kompleto na tayo. At bibigyan na po nila kayo ng schedule para po dun sa training na 2 months. Kaya ano pang iniintay nyo mga kaduds? Apply na kayo! At finally mga kaduds, natapos na natin yung list of requirements kung saan sana may natutunan po kayo or may dumagdag po na konting kaalaman sa inyo sa aking senior. Ito po ay base lamang sa aking pong experience, base lang po sa aking agency, sa aking company. Kaya i-disclaimer lang mga kaduds, ito po ay base lang po sa aking experience. Kaya po hindi po pare-parehas yung mga company, hindi pare-parehas yung mga agency. Kaya po, disclaimer lang. Pati ito na mga kaduds, patapos na yung video natin. Kasi nga kanina napansin nyo ba na medyo may araw-araw pa. Ngayon mukhang lulubog na yung araw at talagang paggabi na dito. At mamaya-maya tayo po ay magpapahinga na. Maraming salamat sa inyo mga kaduds dahil sinamahan nyo po ako sa munting araw na to. At thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. Kaya wag po ninyo akong magsasawaw manood sa akin at marami pa tayong ilalabas na video. Hanggang sa muli mga kaduds. Bye-bye!